Philippine Coast Guard, iginiit na hindi pa umaabot sa karagatan ng Hagonoy, Bulacan ng oil spill. Sa ngayon, target ng ahensya na maisara ang lahat ng valve ng motor tanker para hindi na magkaroon ng additional leak. Si Ryan Lesiga sa detalye. Live, Ryan. Dayan, pipilitin ang Philippine Coast Guard na matapos yung pag-seal sa mga valve ng MV or MT Terra Nova na lumubog na motor tanker dyan sa bahagi ng Limay, Bataan para masimulan na bukas yung siphoning ng laman nitong langis. Nanindigan ng Philippine Coast Guard o PCG na hindi pa nakakaabot at malinis pa ang karagatan na sakop ng Hagonoy, Bulacan. Ito'y matapos maglabas ng video ang Greenpeace Philippines at Oceana kung saan makikita ang oil slick mula sa lumubog na MV Terra Nova sa bahagi ng Limay, Bataan. Ang oil spill, kinumpirma din daw ng mga barangay officials mula sa Isla Tibagin. Pero sa inilabas na video ng PCG, makikitang malinis pa ang dagat sa Hagonoy at walang bakas ng oil spill. Sabi pa ng PCG na mula sa 10 to 14 kilometers, nasa 3 kilometers na lang ang nakikitang oil spill mula sa MV Terra Nova. Pero hindi isinasantabi ng PCG dayan na inanod na sa ibang bahagi ng karagatan ang langis kung kaya't numipis na ito sa bahagi kung saan lumubog ang barko. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagsaboy ng dispersant at pagkolekta ng langis. Target ng PCG na maisara na lahat ng valve ng motor tanker para hindi na magkaroon ng additional leak. Samantala dayan, naglagay na ng oil spill boom sa pangalawang motor tanker na lumubog sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Wala itong dala na cargo pero may working fuel ito. Nagsasagawa ng PCG ng initial underwater assessment sa motor tanker Jason Bradley. Inihahanda na ang salvage operation sa lalong madaling panahon. Samantala na yan, ngayong umaga ay papangunahan ni DILG Secretary Benhor Abalos ang joint press conference ng NDRRMC at RDRRMC dito sa Pampanga, kaugnay nga sa nangyayaring oil spill dyan sa may bahagi ng Bataan. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lesigas.